Dahil 4 months na nga si Ella kahapon, eto kumain na lang kami sa labas. Uwi namin talagang antok na antok si Maki, tapos eto merong nag-deliver ng cake. Siyempre, galing pa rin to sa dati naming binibilhan. Kapag nakikita ko merong cake na ganito, talaga napapakapi ako. Dahil kaka-grocery nga lang namin, lahat ng supply nandito pa sa mga kahon. Hindi pa nga namin nabubuksan kasi ngayon pa lang talaga to as in. Hinanap ko talaga sa mga box yung kape kung nasan ba dito. Minsan kasi may mga times talaga na 3-in-1 yung gusto kong inumin na kape. Init na nga rin ako ng tubig para makapagtimpla na. Alam niyo, napakaganda nitong water heater na ginagamit namin. Ilang buwan na nga namin tong ginagamit, pero wala talaga kaming na-encounter na problema. Tsaka Mars, ewan ko rin ba, napakabilis niyang magpainit ng tubig. Oh, hindi ka matatakang for today's video, baka naman magtimpla ka pa ng kape mo, ha? After ko magtimpla ng coffee, eto, magbubukas na ako ng mga cake. Etong chocolate cake na to, kapag meron kami, talagang binibigyan ko yung tita ko tsaka mga pinsan ko. Napakasarap kasi talaga, hindi ako mapapahiya, promise. So, ganyan nga pala yung itsura ng cake, napakaganda talaga ng design niya, lalong-lalo na yung lasa, talagang hindi nakakaumay. Tingnan niyo naman yung details niya, 'di ba? Talagang wala akong masabi. Meron pa nga siyang pangalan dito sa may ibaba, napakaganda talaga. Tapos yung pinaka-cake niya, para talaga siyang brownie sa sobrang moist. Siyempre, etong cake na pinakahihintay ko kasi iba-iba talaga to kada buwan. Ito nga pala yung red velvet cheesecake nila. Tugo, napakasarap talaga nito. Ang beses na ako nagtry ng mga red velvet na cake, talagang hindi ko bet yung lasa, pero eto talagang kakaiba yung lasa niya. Nakatatlong coffee shop na ako ng order ng red velvet, talagang hindi ko nagugustuhan yung lasa. Ito nga, meron pa siyang totoong white chocolates dito na lasang Toblerone. Nakikita nyo lang na maliit yan, pero talagang napakasarap niyan. Sulit na sa presyo. Siyempre, Mars, hindi naman ako papayag na hindi kita matatakang for today's video, kaya eto titikman ko na siya. Itong chocolate flavor muna yung inuna kong tinry. Nakita nyo naman kung gaano talaga siya ka-moist kahit hindi ko pa sabihin. Kahit alam ko na yung lasa nito, talagang hindi ako nagsasawang ulit-ulitin siyang tikman para sa inyo. Alam mo yung chocolate cake na hindi nakakaumay, eto talaga yun. Parang gusto ko pa nga mag-anak ng isa pa para monthly meron na naman ganito. Siyempre, izuzoom ko yan para sa inyo. Tignan nyo naman kung gaano siya kabasa. Aminin nyo, kapag bumibili kayo ng cake, ganyan talaga yung hinahanap nyo. Ako kasi talaga, kapag ka-cake, ayoko nung mga parang mamunlang. O, pakapika-pika pa, ha? Siyempre, mawawala ba naman tong isang cake na to na talagang excited akong tikman mula pa kanina. Kaninang umaga ko pa talaga to hinihintay. Tignan nyo kung gano'ng itsura niya sa loob. Talaga namang sobrang siksik at sulit na sulit sa feeling pala. O, diba? Grabe yung cheesecake niya sa loob. Ito pa lang talaga yung red velvet na nagustuhan ko talaga yung lasa. Baka Mars, mabasa yan yung kanyamon. Hindi ako exaggerated dito at talagang masarap talaga siya, Mars, kung matitikman nyo lang talaga. Ito yung cake na niregalo mo sa jowa mo or sa best friend mo, sa kaibigan mo, talagang hindi ka mapapahiya. Tugo, napa-thumbs up pa ako nang wala sa oras. Pwede ko lang kayong subuan isa-isa, gagawin ko talaga. Saka kasabi ko nga nang masarap yung cake, talagang eto yung nanay ko, hindi na napigilan, tinikman niya na rin. Natanong ko pa nga kung anong lasa, sabi niya masarap nga daw. Siya kasi eto pa lang yung pinaka first time na titikman niya tong red velvet. Diyos ko, sulit na naman yung paghihintay ko ng isang buwan dahil eto na naman, craving satisfied na naman ako. Katapos ko nga kumain, nakapag-withdraw pa ako dito sa Diamond Game ng 10,500. Imagine, diba, nasa bahay ka lang pero kumikita ka ng ganito kalaki. Sa pinaka-paborito kong laruin dito, yung color game. Ito kasi para ka lang talagang nasa perya. Ipili ka lang ng isang kulay tapos kapag lumabas yun, mananalo ka na. Imagine kung 100 pesos yung itataya mo, magiging 200 pesos siya instantly. Siyempre, disclaimer lang po na bawal to sa bata. Gusto nyong itry maglaro, pwede kayo ditong mag-register. Okay, kopya lang po yung referral ID na nasa screen at ibigay yung mga details na kailangan. Make sure po na tama yung referral ID, ha. Kung ka naman maglaro, pwede ka rin ditong mag-cash in kahit 100 lang. Ako kasi talaga, kahit 100 lang, napapalago ko na. Pag nanalo ka naman, pwede ka rin ditong mag-withdraw. Siyempre, pera mo yan. Gcash number nga lang din pala yung kailangan. O siya, yung link ng laro nasa comment section.